Itong pelikula na irerekomenda ko para sa lahat, 70% ng mga makakanood nito ay siguradong makaka-relate. Upang mabuhay ang kanyang pamilya, ang bidang si Ricky ay nag-apply bilang isang delivery boy. Sinabi ng boss na ito na sila ay hindi kumpanya at siya ay magiging self-employed delivery boy. Dahil walang-wala at kailangan ng trabaho, tinanggap ni Ricky ang alok ni Meloni, ang kanyang magiging amo. Kailangan niyang sipagan sa pag-deliver ng mga gamit upang madami din ang kanyang kita. Dahil dito kinailangan ni Ricky gamitin ang natitira at nag-iisa nilang pag-aari, ang van. Ginagamit ito ng kanyang asawa sa pagtrabaho. Kinausap niya ang kanyang asawa na kung pwedeng siya na lang muna ang gumamit ng van para sa kanyang bagong trabaho. Mahirap ito para sa kanyang asawa ngunit kailangan niyang magsakripisyo para makapagbayad ng bills. Kinabukasan, nag-commute na ang kanyang asawa sakay ng bus. Ito rin ang unang araw ng trabaho ni Ricky. Pinahiram si Ricky ng kanyang boss ng isang scanner, ito ay ginagamit sa pag-deliver upang basahin ang mga barcodes. Kailangan niya itong ingatan dahil babayaran niya ito kaag nawala o nasira. Binigyan din siya ng isang plastic na bote kung saan siya pwedeng umihi upang tuloy-tuloy lang ang biyahe sa kalsada. Mahirap man, kailangan niyang magtrabaho ng 6 na araw sa isang linggo ng 14 na oras sa isang araw. Pero para sa kanya walang mahirap na trabaho para sa kanyang pamilya. Madalas din ay nalilipasan siya ng gutom dahil tuloy-tuloy ang pag-deliver. Ra ay baguhan pa lamang kaya madalas ay nakakaranas siya ng mga aberya. Siya din ay nabibiktima ng mga abusadong customers. O di kaya naman ay nagkakamali ng address na pinupuntahan. Gon pa man, nagpapatuloy lamang siya. Kaya humanga sa kanya ang kanyang boss sa taglay niyang sipag at tiyaga. Ang kanyang asawa ay busy rin sa pag-aalaga ng matandang ito, siya ay isang caregiver. Makulit at mahirap alagaan ang matandang ito. Ang isa pa nga ay sinusuotan niya pa ng diaper sa katandaan. Siya ay may 5 o 6 na pasyente sa isang araw, ngunit naging pagsubok sa kanya ito dahil nawala ang kanyang ginagamit na service na van. Isang araw ay na-late siya sa isang pasyente at di inaasahang may nangyaring masama sa isang matanda. Nag-alala siya ng husto at na-guilty tinignan siya ng matanda habang nagsasalita mag-isa. Madalas ay hindi na din nababayaran ang kanyang mga overtime. Dahil rin sa trabaho, nawawala na sila ng oras sa kanilang pamilya. Hindi na rin naaalagaan ang kanilang mga anak. Dahil dito napasama sa maling impluensya ang kanilang panganay. Lagi itong nasasali sa mga gulo sa kanilang eskwelahan kaya pinagalitan niya ito. Pinagsabihan niya ito ng mga pwedeng mangyari sa kanya kung magpapatuloy ang katigasan ng ulo. Dahil sa pangyayari, nag-alala silang mag-asawa. Si Seb ang kanyang panganay na anak, dati itong top student, ngunit nang hindi na nila ito matutukan ay napabayanan nito ang sarili. Kinausap nila ito ng masinsinan at pinaliwanag ang sitwasyon. Nais na nitong huminto sa pag-aaral para hindi na mahirapan ang tatay sa pagtatrabaho. Kanilang bunsong anak naman na si Lisa ay maintindihin at sweet. Kabaliktaran ng kanyang kuya. Palagi niyang binabantayan ang kanyang kuya. Sa sobrang pagod nilang mag-asawa ay nakatulog sa sofa. Niligpit naman ni Lisa ang kalat sa lamesa. Sinasamahan niya doon ang kanyang ama mag-deliver kapag weekend. Makikitang siya ay malapit at mapagmahal sa mga magulang. Madalas na si Lisa din ang nagpapalakas ng loob ng kanyang ama. Tinignan niya ang kanyang anak at nasabing lahat ng kanyang pagod ay sulit. Ito ang kanyang lakas upang harapin ang hamon ng buhay. Ang pamilya ay kumakain ng sabay-sabay. Nagring ang telepono ng nanay. Isang pasyente ang humihingi ng tulong. Walang bus ang nagbiyahe tuwing weekend. Iminungkahi ni Seb na sumama na lang sila at gamitin ang van. Habang naghihintay sa kanilang nanay ay nagbonding silang mag-ama. Sinabayan nila ang tugtog at sumayaw. Naging masaya ang gabing ito para sa kanila. Nag-usap silang mag-asawa bago matulog na realize nila na kailangan lang pala nila na maglaan ng oras para sa mga anak. Di nagtagal ay napaaway na naman si Seb. Nais ipatawag si Ricky sa paaralan ni Seb upang kausapin. Nagmadali si Ricky sa pag-deliver. Nang dahil dito ay nasuspinde si Seb ng 14 na araw. Sinisisi ng mag-asawa ang kanilang mga sarili dahil sa nangyayari sa kanilang anak. Nag-walk out si Abby. Naglabas ng sama ng loob si Abby sa kanyang pasyente na may demensya habang sinusuklayan siya nito. Hindi pa dito natatapos ang problema. May tumawag kay Ricky tungkol sa anak na si Seb, ito ay nahuli at nasa presinto ngayon. Mabilis na nag-polem si Ricky sa kanyang boss. Ngunit nagalit ito at ayaw niyang payagang umalis. Mas pinili niya ang kanyang anak. Sa police station, si Ricky ay nagpiyansa ng malaking halaga para makalabas ang anak. Ang masakit para sa mag-asawa ay ang makita ang kanilang anak na walang pakialam. Dahil dito, kinuha ni Ricky ang cellphone ni Seb. Nagulat sila nang makitang lumalaban na ito sa kanya. Sinaway ni Lisa ang kanyang kuya. Nagalit si Seb at umalis. Nasasaktan ang mag-asawa sa kinikilos ng kanilang anak.
Para kay Ricky, ito ba ang magiging kapalit ng kanyang pagsusumikap para sa kanilang pamilya? Habang sila ay natutulog, sinira ni Seb ang kanilang mga larawan sa pader. Pagising ni Ricky, nakita niya ang mga ito. Sinulatan din ito ang likod ng van ng kanyang ama. Hindi na nila maintindihan ang nais ni Seb. Hinanap niya ang susi ng kanyang sasakyan ngunit di niya ito makita. Upang makapag-deliver ay nagbisekleta na lamang siya. Pag-uwi ni Seb ay sinisi niya ito sa pagkawala ng susi, hinanap niya ito sa anak. Ngunit ang sagot ni Seb ay hindi niya alam at hindi niya kinuha. Matapang na hinanap ni Seb ang kanyang cellphone sa ama. Di napigilan ni Ricky ang sarili at sinapak ang anak dahil sa kabastusan nito. Ito ang unang pagkakataon na masaktan niya ang anak. Nakita naman iyon ni Lisa at niyakap siya ng nanay. Lumabas si Ricky para magpahangin. Tumawag si Lisa upang pauuwiin siya. Silang tatlo ay nag-usap. Humingi ng tawad si Ricky sa nangyari kanina. Inamin din ni Lisa na siya ang nagtago ng susi ng van at hindi ang kanyang kuya. Naisip niya na dahil sa kanyang trabaho kaya nagkagulo ang kanilang pamilya. Umiyak silang tatlo. Nais ni Lisa na bumalik sa dati ang kanilang masayang pamilya. Sunod-sunod ang nangyaring kamalasan kay Ricky. Habang siya ay umiihi, pinasok ng mga magnanakaw ang van. Binugbog siya ng mga ito ay ninakawan siya, binuhusan pa siya ng kanyang ihi na nasa bote. Sinira pa ang scanner na pinahiram sa kanya ng amo. Agad na pinuntahan siya ng kanyang asawa. Sila ay nasa hospital. Naamoy ni Abby si Ricky na amoy ihi. Inamin ni Ricky na sa sobrang dami ng kanilang deliveries ay sa bote na lamang siya umiihi. Tinawagan din siya ng kanyang amo nang malaman na sinira rin pati ang scanner ay pinabayaran pa ito sa kanya ng malaking halaga. Awang-awa si Abby sa kanyang asawa kaya di nito napigilan at kinuha ang telepono kay Ricky. Kinausap niya ang amo at sinabing, "Wala ka bang puso? Di mo ba nakikita ang sitwasyon ng asawa ko?" Pinagtinginan siya ng mga tao doon at humingi ng paumanhin. Pagod na siya sa mga problema. Ang kanyang anak ay bumalik matapos ang ilang araw na paglayas. Tila ito'y nagsisisi sa mga nagawa, nakita niya rin ang itsura ng ama. Sila ay nagkaayos ng gabing yun. Sinulatan niya ang kanyang asawa bago umalis. Siya ay nagpatuloy sa pagtatrabaho sa kabila ng mga nangyari. Bilang isang ama ay kailangan niyang bigyan ng magandang buhay ang pamilya. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Sorry We Missed You. Tinatalakay dito ang ilang isyo pagdating sa pagtatrabaho, ang kalupitan ng mga amo sa kanilang mga empleyado. At ang realidad sa loob ng isang pamilya. Mahirap man ang responsibilidad na nakapatong sa isang ama. Hindi iyon naging hadlang kay Ricky dahil mahal niya ang kanyang pamilya. Kailangan niyang magpatuloy dahil para sa kanyang pamilya ay lalaban siya. Dito na nagtatapos ang kwento.